my channel. This is Mami Leng, and for today's video, we will talk about how to increase your milk, or rather, how to increase and maintain your milk supply. So, maraming nag-request nito. Ito sila, si mommies, may mommies. Ayan. So, medyo marami-rami ang nag-request ng how to increase your milk supply and maintain your milk supply. Kaya naman, ginawa ko tong video na ito para sa inyo at para sa iba na ring mommies. Okay? So, without further ado, let's start! So, disclaimer alert, hindi po ako expert. I just want to share my experience to you. As I am always saying, baka kasi sabihin, abido-bido na naman si Mami Leng. Okay? Hindi. Gusto ko lang i-share sa inyo yung konti kong nalalaman para rin may guide kayo, okay? Kasi ayoko mangyari yung nangyari sa akin na wala akong guide talaga nung umpisa, paano ba magpadede. So ngayon, gusto kong i-extend yung help para sa ibang mamis na matulungan sila and magkaroon sila ng guide. Paano ba? Paano ba magpa-increase ng milk? Paano ba mag-maintain ng milk? So, kaya ako ginawa itong video na ito para sa inyo. Okay? Actually, meron naman talagang group sa Facebook. Marami kayong matututunan talaga sa mga Facebook na groups na breastfeeding support groups. Okay? Super nagpapasalamat ako, number one, sa Pumping Moms. Okay? Pumping Moms page. Si Mrs. Fernando, thank you so much. Ayan. So, yan. Kung di pa kayo member dyan, mamis, mag-member tayo. Marami kayong matututunan. Number 2 is The Magic 8 Mamis. Sobrang laking tulong sa akin ito. Sobrang andami kong natutunan from other mamis. Okay? Thank you, Mazen. Dahil ikaw ang nag-create ng group na ito at nakakatulong sa lahat ng breastfeeding nanay. Okay? Na nanay. Hindi lang dyan. Pati sa mga hindi breastfeeding kasi welcome na welcome sila sa Facebook group mo. Okay? Tapos si Pumping Inay, si Mami Evie. Ayan, sobrang dami kong pasalamat. Mga mamshies ko, si Mami Priscilla, si Mami Dana, si Mami Jane, si Mami Elise. Ayan, sobrang salamat kasi nagkaroon ako ng virtual friends na imagine, mamis, hindi ko pa sila nakikita in person pero parang sobrang ang gagaan ng loob ko sa kanila. Okay? Sobrang thank you kayo, yung mga support system ko, virtual support system, syempre, aside from my family and kay Lord. Okay? So, ayan, punta na tayo sa topic. Sasabihin ko lang ulit sa inyo bago ko mag-start. Team enougher lang po ako. Hindi po ako oversupplier. Hindi po ako nakakapag-produce ng sobra-sobrang milk. Pero, 10 months ko nang napapadede ang baby ko na enough na para sa kanya. Okay? Number one tip to increase milk is of course direct latch, my mommies. Padedehin natin ang padedehin si baby hanggang gusto nila. Ang sinasabi talaga dyan is more demand, more supply. So kung nagugutom si baby, padedehin natin. Okay? Yun yung pinaka-key talaga sa pagpapadami ng breast milk supply. Kasi si baby lang ang makakapag-stimulate ng parang oxytocin ba ang tawag doon sa medical term na yon, para makapag-produce tayo ng milk natin. Si baby talaga. Okay? So, hanggat gusto ni baby mag-latch, pag-latch natin. Okay? Yun yung number one tip ko sa inyo. More demand, more supply kay baby. Okay? Number two tip, my mommies, is pump consistently and on schedule. Strict schedule. Eto, mam mommies, hindi ko nagawa to kasi nga, wala nga akong kaalam. Bobo nga.
bobong, eh, hindi naman bobong, parang wala talaga akong idea sa mga pumping-pumping. Nung mga 3 months na baby ko, dun pa lang ako nagkaroon ng ano, idea na, na mayroon palang mga magic aid, ganyan. So, ang key pala dyan talaga is consistent pumping and yung pumping schedule natin. Okay? Yung magic aid na tinatawag, my mommies, is ibig sabihin nun, pumping 8 times a day. Okay? Pumping 8 times a day. Kasi kapag bago tayong panganak, my mommies, every 2 hours pala dapat na pinapadede si baby. Ako nga nun, my mommies, nung bagong panganak yung baby ko, every 3, minsan 4 hours bago siya magdede. Kasi hindi ko alam na every 2 hours talaga siya dapat magdede. So, yung pagpapadede ko sa kanya, every 3 hours, every pag umiyak, dun ko padededehin, ganyan. Pag tulog, hindi ko siya iniistorbo, ganon. Yun pala, every 2 hours pala dapat pinapadede si baby. Okay? 1 ounce to 1.5 ounce per hour ang tamang i-consume ni baby. So, strict schedule tayo. Kung kaya mong mag-pump 8 times a day, do it. Okay? Do it. Yun yung isa sa nagpapa-boost ng supply mo is yung pumping 8 times a day or more. Kung kaya mo, my mommies. Okay? Yan yung number 2 tip natin. Number 3, tip ko sa inyo is use correct flange size ng breast pump natin. Okay? Ito, hindi ko rin, syempre, wala nga akong alam. Ulit, wala akong alam. Meron pala ang mga flange sizes yung mga yan, may mommies. Ang breast pump, pag binili mo, bumili ka ng any breast pump, halos lahat, okay? Hindi lahat. Merong mga ilang alam, pero hindi lahat. 24mm pala ang default size niyan. So, pero yung iba, merong 28mm na kasama, kagaya ni Fanpy, 24-28mm siya. Pero other pumps, minsan 21 yung kasama, 21-24, ganun. Pero may laging may 24 yan, kasi parang siya yung pinaka-general or default flange size na napoproduce na para sa mga breast pumps. Ngayon, meron para tayong tinatawag na inserts, my mommies. Meron ba kang inserts dito? Sample lang, yuha. Ayan, ito yung insert na tinatawag, okay? Itong insert na to, holy grail nito, holy grail talaga to ng mga pumping mommies. Bakit? Iba't iba rin ang size ng inserts, okay? Meron tayong tinatawag na Maymam insert, yung brand niya, Maymam. Meron niyang 19, 17, at saka 21, okay? Ito kasi si Yuha, 17mm lang siya. So, kung nasukat mo yung size ng nipple mo, bili ka ng insert kasi kasya naman to sa 24mm na flange eh. So, kailangan look for the right size kung anong flange ka ba talaga. Kasi, flange matters, my mommy. Okay? Flange size matters. Marami nang patunay yan. So, yun ang number 3 na tip ko sa inyo. Use correct flange size ng breast pump. Kung paano nyo sukatin yung size ng nipple nyo, pwede kayong mag-download sa pumpables.com. Meron sila dong flange size ruler. Nipple size ruler pala. Nipple size ruler. Pwede nyong gamitin yon. I-print nyo, download, print, then salpak sa nipple. Kung saan magkasyang butas, yun ang nipple size nyo. Marami nagtatanong sa akin to, paano ba sukatin yung nipple size nila? Ang ginagawa ko talaga effectively is after pumping, mami sa after pumping, lumaki ang nipple mo eh. After pumping, dun mo siya sukatin. Kung anong size niya, yun yung bilin mong flange. Huwag ka na mag-add ng 2mm, 3mm, ganyan. Okay? Tip number 4, my mommies. Look for your hiyang breast pump. Hanapin mo kung sinong breast friend mo. Okay? Ako, ang breast friend ko is si Spectra S2. Okay? Siya na ang breast friend ko talaga. Yung iba, friends ko lang. Okay? Pero siya ang breast friend ko. Kaya tinatanong eh, bakit ang dami-dami mong pump? Diba? Dalawa lang, dede. Dami-daming pump. Kasi may mommies, hinahanap natin yung hiyang na breast pump para sa atin. Ganun yun. Parang, kung saan ka hiyang, yun yung gamitin mo. Halimbawa, ginamit ang mahal nito. Bumili ako, halimbawa lang ha, pero hindi ko sinabi,
halimbawa, bumili ka ng worth 19,000 na breast pump, tapos hindi pala hiyang sa'yo, sayang pera. So, ang tip ko sa inyo, para sa hiyangan ng pump, is maraming breast pump for rent ngayon ng mga group sa FB. Pwede kayong mag-try ng iba't ibang pump, mag-rent muna kayo bago kayo bumili ng breast pump. Or, kung ayaw nyo naman mag-rent, maselan ka, may mami, no? Ayaw mo nang mag-rent, pwede kang mag-start sa mura muna, tapos pamahal ng pamahal, para hindi masayang ang pera natin, okay? Brother, pera ni hubby, okay? Para hindi masayang yung pera, start ka muna sa mga mura. Pag hindi iyang, benta, bili bago, ganun. So, tip number 5 is, search and look for your breast friend or hiyang breast pump. Next tip ko sa inyo, my mommies, kung team enougher tayo, how to maintain your breast milk supply or increase, I suggest you take lactation goodies. Ako, I personally take Mega Malunggay. Oh, na-take din ako ng Mega Malunggay. Pero ngayon, ang tinitake ko na talaga is M2 Malunggay Tea. Ayan, nakita nyo doon lang previous, marami ako dito ngayon, ubus na talaga. Yun na yung pinaka-water ko kasi talaga, si M2 Malunggay. Pero marami namang lactation goodies dyan na kayong makikita sa FB. O, tsaka sa Shopee, yung mother to nurture, mga ganon. Milky Mama, pwede naman magawa kayong homemade. Si na Mami Jane, yan, nag-ano lang yan, DIY ng ano, oatmeal, mga ganon. Oatmeal, Milo, of course, anything na may malunggay is milk booster. So, kung hindi, parang feeling mo hindi enough yung napoproduce mo, take lactation goodies, my mommies. Okay? Makakatulong yan sa inyo. Number 6 tip for you, my mommies, is don't stress yourself, of course. Huwag natin i-stress yung self natin. Kasi may mga mommies na pag hindi nakakaproduce ng milk, na parang naano sila, na na-stress sila. Kasi my mommies, kapag na-stress ka, yung isip ka ng isip na paano ka magpalakas ng milk, dala, hindi kulang ang milk ko, hindi enough ang nadidede ni baby, nag-create yan ng ano, my mommies, ng stress sa inyo. Pwedeng mapunta sa depression yan, frustration, depression, ganyan. So, I suggest, take it easy. Kung ano ang ma-produce mo ngayon, liquid gold pa rin yan. Pag may pumatak na isa, my mommies, pasalamat ka na dahil nagpo-produce ka ng gatas. Okay? Kahit gano'ng kapatak yan, my mommies, ipagpasalamat mo na meron kang gatas. So, mahina pa ang gatas mo, i-follow mo lang yung tip number 1 ko na mag 8 times a day pumping ka. Eventually, makikita mo yung result niyan. Hindi naman porket nag 8 times ka ngayong araw, malakas na yung milk mo. It takes ilang days, minsan weeks, bago mo makita yung changes or makita mo na, ay, lumakas na pala yung milk ko, ganon. Of course, depende pa yan sa nakokonsume ni baby. Habang lumalaki si baby, mas lumalakas yung consume niya. So, mas marami ka dapat na maproduce na milk. Or, talagang marami kang maproduce na milk kasi lumalaki na si baby. Okay? So, yun ang tip number 6 ko sa inyo. Huwag kayong magpapastress, my mommies. Bad, bad, bad. Okay? Number 7 na tip ko sa inyo is have a good sleep, my mommies. Okay? Diba sabi natin, 8 times tayo nagpa-pump. Mamiling, paano ako makaka-8 times? Siyempre, kailangan ko mag-pump sa madaling araw. Yes, of course. Kailangan mo na mag-pump sa madaling araw. Pero, my mommies, makaka-produce ka ng mas okay na milk kung enough ang sleep. Enough ang sleep mo. Kumbaga, good sleep siya. Meron kasing maikli lang ang tulog, pero good sleep siya. Hindi ka stress, hindi ka yung alam, gigising na naman ako, magpapump na naman ako. Kumbaga, good sleep siya, nakapagpahinga ka, parang ganon, my mommies. Okay? Have a good sleep once in a while. Makikita mo yung difference. Kasi kapag hindi ka, wala kang tulog, pumapasok na rin yung stress, yun. Babalik na lang tayo sa previous tip ko na huwag ka magpapastress, okay? So, have a good sleep. Okay? Kung pwede, ano, si yung mga na-pump mo, si hubby muna ang ano, si hubby muna yung magpainom. Ikaw, sleep ka muna, okay? So, importante ang supportive na husband, okay? So, yan ang tip number 7 ko sa inyo, my mommy.
Tip number 8 is be happy, my mommy. So, okay, be happy. Maging masaya ka. Kung yun nga katulad ng sinabi ko, konti at marami, maging masaya ka at nakakapag-produce ka ng milk. Lahat ng nakakapagpasaya sa'yo, gawin mo, my mommies. Okay? Gawin mo, my mommy. Dami, my mommies. Lahat ng nakakapagpasaya sa'yo, gawin mo. Okay? Yung ibang nanay, feeling ko lang ha, hindi na ko naman sinasabing yun yung dahilan. Feeling ko lang. Kaya sila humihina yung milk supply nila. Kasi, malungkot sila. Feeling ko. Malungkot. Sad sila. Sad sila na wala silang katulong sa pag-aalaga kay baby. Sad sila na hindi nila nakikita yung asawa nila. Sad sila na konti ang napuproduce nila. Sad sila na feeling nila sila lang mag-isa. Which is pumapasok yung postpartum disorder dyan. Parang ganun, my mommies. Malungkot ka. Kaya humihina ang milk supply mo. Okay? So, I suggest be happy, my mommies. Alam ko, madaling sabihin, mahirap gawin, pero kaya natin yan. Okay? Tip number 9, my mommy, oh, my mommies, oh, lagi ko nagkaka-my mommy, my mommies. Tip number 9 is love yourself. Of course. Walang ibang magmamahal sa inyo, kundi yung sarili. Sarili natin, okay? Of course, mahal tayo ng family natin, mahal tayo ng husband natin. Pero, paano ka naman makakapagbigay ng pagmamahal or maibubuhos mo dun yung self mo dun, halimbawa sa dedication natin na makapag-produce ng milk supply kung di mo mahal ang sarili mo, my mommies. Hindi mo inaalaga ng sarili mo. Hindi ka kumakain sa tamang oras. Kinakain mo, hindi masusustansya. Hindi ka nag-hydrate. Okay? Hindi ka umiinom ng maraming tubig. Hindi, parang ganon. Hindi mo mahal yung sarili mo. Hindi mo rin mahal yung family mo kung pinapabayaan mo yung sarili mo. So, once in a while, ayan, kamukha ngayon, bagong tabas tayo. So, syempre, nag-ano tayo dyan, pamper day, okay? Pamper day, yan, nagpagupit, ano pa, bili ng damit, ganon. Kasi may mommies, para sa akin, kailangan wag mong pabayaan yung sarili mo kahit nagpapadede ka, kahit may asawa ka na, kahit sampu na yung anak mo, kailangan, gorgeous pa din tayo, okay? Alam ko naman na gorgeous kayo sa paningin ng mga asawa nyo at sa paningin din namin ng mga mommies natin. Kaya, yun, love yourself. I love you. I love you, my mommy. So, kung hindi kayo mahal ng asawa nyo, mahal ko kayo. Ayan. Sana matutunan yung mahalin yung sarili nyo kasi napaka-importante yan para mag-increase at ma-maintain ang milk supply nyo. Okay? So, number 10 tip. And last, my last tip sa inyo is pray for your liquid gold, of course. Ito talaga, my mommies, effective siya. Pag minsan, nanganganib na talaga yung stash ko. Stash is yung tak ng milk. Stash ang tawag doon. Siguro in the future, magkakaroon ako ng breastfeeding terminologies. Okay? Magkakaroon tayo niyan. Pero ngayon, yung stash, stash natin, nung times na nanganganib yung stash ko, imagine my mommy sa pump na consume liter ako kay Tio. Parang sabi ko, Lord, ayoko pang mag-introduce ng formula milk. Sabi ko ganyan. Tulungan mo naman ako na maibus yung supply ko. Tulungan mo ako paano ko ba masusustain yung milk supply ni Tio. Effective siya. Effective talaga siya. Imagine, ang nangyari nun, nagpa-pump ako, biglang nag-7 ounce yung, kasi usually, pag nagpa-pump ako, may mommies, ang nakukuha ko is 5 ounce. Kung naka-like na kayo sa page ng may mommies, dun ko sinishare yung pumping journey ko. Lagi kong pinaproduce boobs ko na 5 ounce lang. Tapos, kapag yung medyo matumal tayo, 3 ounce lang, both boobs na. So, nung nag-free ako na ganyan, syempre, naka 7 ounce ako ng
na pump na milk. Tapos habang ganun pa, habang yun, ito side tip na lang to ah. Habang nagpa-pump kayo may magis, tingnan niyo si baby, yung parang imagine, ay parang tignan mo siya, yung naka, oh, nagpa-pump ka, tapos tignan mo siya. Parang makikita mo na ginagawa ko to para sa'yo, anak, ganyan. Tapos, happy thoughts yung naiisip mo. Nakaka-boost pala yun ng milk, may mamis, yung ganon. So, pwede nyo gawin yung ganon, yung habang nagpa-pump ka, tignan mo silo, tignan mo yung picture niya, kung malayo ka sa kanya, tignan mo yung picture niya. Yun, makaka-boost yun ng milk. Sobra. Effective yun. So, super. Okay? So, yun, may mamis. Top 10 na pala. 10 tips na pala yung nabigay ko sa inyo. Yun, pwede nyong i-follow, pwede hindi. Baka meron pa kayong ibang tip na naisip. Comment down below kung meron kayong bagong tip na pwedeng i-share natin sa ibang mamis. And meron pa yung suggestion na pwede nating i-share na vlog para sa ibang nanay. Okay? Sana may natutunan na naman kayo kahit konti, kahit isang tip lang. Masaya na ako at nakatulong ako sa inyo. Sana huwag kayong magsawang manood sa mga vlog ko. Sa mga bagong subscriber, welcome to my Mommy TV. Tapos sa lahat ng mga na-subscribe na and mga una-una pang subscriber ko, thank you so much for supporting my channel. Thank you so much. At sa mga bagong bagong viewers ko na hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para ma-notify ka pag meron bagong upload na video! Okay? So, thank you my mommies for always watching. Basta, happy ako. Love ko kayo. I love you so much. God bless you!